PCOS! Naku, PCOS! Polycystic Ovary Syndrome. Tama ba ako doon? Yan ang karaniwan at parang dumadalas na inda o complaint o kondisyon ng lalo na ng mga kababaihan ngayon. At sa aking hinagap, mas bumabata ang nagkakaroon ng PCOS. Malaman nga po natin ng ilang pa mga detalye tungkol dito sa sakit na ito mula sa ating nakontak na OB gynecologist mula po sa Makati Medical Center. Kasama natin via Zoom si Doktora Ana Fe Orbigoso Gloria. Hello, Doc Ana Fe! Hello, good morning, Winnie Cordero, at sa lahat ng tagapakinig ng Teleradyo Serbisyo. Ay, salamat po sa panahon, Doktora. Alam ko, busy kayo, ha? Pero Winnie na lamang po, Tita Winnie. Huwag na pong kumpleto. Winnie na lang. Miss Winnie. Ayan, Winnie na lang po. Madam, tama po ba, Dok, yung parang obserbasyon ko na mas dumadami at parang bumabata yung mga babae na may kondisyong PCOS? Maaring talagang totoo yan, no? Kasi siguro din tumataas din yung rate ng obesity dito sa ating bansa, no? Obesity? Almost around 45% na ang obesity among females in our country. Hold on lang, Doktora, bago tayo mapunta dyan, medyo nagulat ho ako na isa pala sa mga nagdudulot ng PCOS ay obesity. Pero ano po ba yung, identify muna natin, ano po ba itong kondisyon na polycystic ovary syndrome? Oo, polycystic ovary syndrome kasi ay pinagsama-samang signs and symptoms, no? Kadalasan ang mga pasyente ay mayroong irregular na pagreregla. Okay. No? Bihira silang magregla sa loob ng isang taon, siguro mga 8 beses lang. Bukod doon, meron silang simptomas ng increased male hormones in their body, no? Like increased body hair, nagkakaroon sila ng bigote, balbas, no? Nasa lalaki lang natin nakikita. At sobra silang balbo, no? Yung buhok nila sa extremities. Mas mataas yung yung hormone na yun? The testosterone. Testosterone, ayun. Yes, yung male hormone, no? Mas tumataas. Opo. Tapos yun. Po, ano pa po? So, bukod doon, yung ibang pasyente naman, nagkakaroon ng maraming pimples or acne. No? Yung pimples nila talaga malalaki or cystic. Okay. And then, aside from that, isa pang observation is nagkakaroon din sila ng balding or parang nakakalbo. Kakalbo? Dito sa may bumbuna, no? Okay. Yun yung female pattern hair loss. Mm-mm. And as much as 30% ng mga pasyente, lalo na pagka medyo obese, no? Nagkakaroon ng sinasabing acanthosis nigricans or nagkakaroon ng pag-itim dito sa batok. Ah, okay. At pati yung mga kilikili nila at saka mga singit, no? Uh-oh. So, bukod sa irregular na pagreregla, simptomas na pagtaas ng male hormone sa katawan, no? Makikita rin na pag in-ultrasound sila, no? Merong maraming cysts yung ovaries nila. Okay. At bukod doon, almost 80% of the patients are also overweight or obese. Mm-hmm. Although meron ding maliit na porsyento na nasa tamang timbang. Okay. So yan yung polycystic ovarian syndrome. Opa. And to say that you have this syndrome, at least dalawa dun sa major symptoms yung meron ka. No? Uh-huh. So ang pinakamadalas talaga is irregular ang pagreregla. Opa. At pangalawa, yung pagkakaroon ng sintomas ng increased male hormones. Kadalasan nga is maraming buhok at saka acne. Okay. Doktora, yaang mga nabanggit nyo po ay mga sintomas. Naman po yung cause, dahilan, bakit ako nagkakaganito? Meron kasi mga pag-aaral na nagsasabi na nasa lahi din. Lahi? Kasi yes, no? Pagka daw yung kapatid mo, yung nanay mo, may mga traits na
mukhang polycystic, no? Mas mataas yung chance ha, na you would carry it. Opo. So bukod doon, pag nagkaroon ng endocrine disturbance, no? Ano yung endocrine disturbance? Like let's say nagkaroon ka ng changes in your body weight, especially weight gain, no? Opo. Kasi pag nagkakaroon ng weight gain, tumataas din ang production ng male hormones dun sa fat tissues, no? At saka, importante rin ang psychological stress, no? Whether it's from school, from work, from your love life, no? This will create a disturbance in your body. Okay. And these environmental disturbances will trigger the full-blown polycystic ovary. Eh ano po bang epekto nito? Anong mangyayari sa akin kung meron akong ganpikos? So, dahil hindi ka nga nagkakaregla palagi, maaring prone ka din sa pagkakaroon ng cancer sa ating matres, no? Endometrial cancer. Opo. At dahil hindi ka rin nagkakaregla, mahirapan ka rin magbuntis. Kaya kadalasan yung mga patient subfertile or infertile, no? At bukod doon, dahil nga medyo mabigat din ang timbang ng karamihan nating pasyente, opo, associated din sa pagkakaroon ng mga heart disease, pagtaas ng cholesterol, hypertension, at pati ang diabetes, no? So, marami siyang long-term consequences kapag ka hindi natin siya magagamot at maagapan. Yon, doktora, ang susunod natin. Paano ang gamutan nito, Dok? Oo. So, ang pinaka-basic talaga sa paggagamot ng kondisyon na to ay lifestyle modification, no? Okay. Pero madaling sabihin, paano ba natin gagawin? Lalo na, Dok, yung ano, medyo mataas ang timbang. Siyempre, sarap kumain. Pakailangan ko bang mag-diet? Yun. Kailangan ko bang mag-shift sa gulay-gulay na lang muna? Wala nang karne-karne? Ganun ba, Dok? Talaga naman, no? Dapat ang ating plato, ang proportion daw, dapat kalahati gulay, no? Dun sa proportion na yun, 1/4 lang ang carbohydrates and 1/4 lang ang protein, no? Sa ating mga kababayan, actually, may ginawa ang government, ang website ng Pinggang Pinoy. Opo. Pwede natin tingnan yan para maging gabay dun sa ating araw-araw na makakain at saka talaga adapted siya for the Filipino diet, no? Okay. So, bukod dun sa tamang pagkain, dapat din siguro iniiwasan natin yung mga tinatawag natin na packaged food, no? And drinks. And lessening our liquid calories as well as decreasing our amount of intake of sugar and salt. Ah, okay. So, bukod, para palang ano, ang treatment pala, doktora, para parang may sakit ako sa puso. Kasi ganyan din yung sinasabi eh. Bawasan ng sugar, bawasan ng alat, inom na maraming tubig, huwag masyado sa processed meats, at saka mga canned food, mga instant. Yun po? Yun ay napaka-basic, no? Okay. Yan, na lifestyle modification. So, kasama sa lifestyle modification, of course, is having adequate physical activity. Ang recommended naman is at least 2.5 hours of physical activities every week, no? And then, pag sa mga adults, dapat may kasama yan 30 minutes twice a week na strength training para ma-develop din yung muscle natin, no? So, exercise. So, Yes, okay. Exercise, ay, no? Eh, doktora, punta tayo sa doktor, yung pagkain, ayos na yan. Yung exercise, doktora, kailangan ba ako'y mag-gym pa? O pwede na yung walking-walking ko sa 30 minutos araw-araw? Maganda talaga ang walking, pero mas gaganda yan kung gagawin nating brisk walking. Ay, medyo mabilis. So, ang ibig sabihin ng brisk, yun, yung parang medyo hinihingal ka ng konti. No? Para naman pawisan ka ng konti. Yun. Kasi yung iba, doktora, sasabihin, punta akong mall, magwo-walking ako habang nagwi-window shopping. Hindi. Pwede rin naman yun. Ah, pwede rin, mo pwede ng konti. Rin. Ano pa, paano makakapag-window shopping, doktora? Pagka mabilis, hindi ko masyado naaaninag yung ano, sapatos at saka yung damit sa eskaparate.
Hindi, babalikan mo na lang yun. Pag nakita mo, oops, babalik ako sa'yo. Ganon, di ba? Balik naman. Survey muna tayo, survey muna tayo. Yes, at saka maganda rin naman, right. Anong tawag din, may mga hagdanan sa mall, di ba? Imbis na mag-escalator ka, hagdan na lang. Tama yan. Tama. Totoo yan talaga. Gamitin natin yung stairs, no? Okay. So, aside from lifestyle modification, sinabi na natin yes, pagkain, no. Exercise, opo. Opo. Dapat minamanage din natin yung stress, no? Naku. Yan tayo, yes. may problema, doktora. Parang lalo na nung nagka-pandemic, parang lahat yata, halos lahat yata ng tao na-stress. Paano? Paano kayang magandang stress management style o diskarte, Dok? Well, syempre dapat ang tulog natin, at least 6 to 8 hours. Okay. And then, magandang magdasal, at least in a day, 15 minutes of yoga, no? Uh-oh. Yung mga quiet times. Ah, no? Quiet time. Take time to smell the flowers, yung sinasabi nila. Importante yon. Or having time with our family and friends because they are really very good support in our mental health. Ayan. And also, medyo maraming nakakalimot nito, doktora. Give time for ourselves. To breathe. Hindi naman ibig sabihin na iti-treat mo yung sarili mo. If you have the budget, you can treat yourself in a good meal or go somewhere else alone on a vacation. Pero siguro yung simpleng quiet time mo lang sa loob ng kwarto, magmuni-muni ka, basa kang Bible, pwede na rin yun, di ba, doktora? Yes, napakalaking bagay noon para sa ating mental health. Oh, yun. Okay. So, nasabi na natin lifestyle modification. Stress. Then we will go to the specific treatment. Oh, yun. Sige po, Doc. Yes. Ang pagbibigay naman natin ng treatment, depende rin kung ano yung kinocomplain ng patient. So, like, let's say, ang pinaka-complaint niya is irregular yung menstruation niya at hindi naman siya interesadong magbuntis, no? Okay. Ang binibigay natin doon, oral contraceptive pills. Ah, magpipills. Bakit? Nakutok, yes. Maraming nagsasabi. Nanay ko, naku, pagka nagpills ka, makakakancer ka. Totoo ba yun, Dok? Actually, mas madaming magandang idudulot sa atin. Ang pills. Pagka ininom natin in the treatment of polycystic ovarian syndrome. Uh-oh. Like we were saying kanina, di ba, tumataas ang risk for endometrial cancer. Opo. At saka sa, actually, pati ovarian cancer, 2.5 times higher if you have polycystic ovary, no? Opo. Pero pagka nakapills ka, nababawasan yung mga risk na yan, no? Dahil nakokontrol yung hormones mo. Mm-hmm. Ayun. At dahil, yes, may pa. Mga pills din na sinasabi nating anti-androgenic, no? Yung kina-counteract niya yung male hormones na napoproduce pagka polycystic ka. So, nababawasan yung mga sintomas ng pagdami ng acne, pagkakaroon ng maraming buhok sa mukha o sa extremities. Nakokontrol yan pagka uminom ng pills. Ayun. Kasi nga, yung hormones mo, haywired. May problema. Kaya yes, yung pills, may abnormal production. Yun, nire-regularize lang niya para maayon sa tamang sistema. Totoo yun. Panghabang Totoo buhay yun. Ba ito, doktora? Panghabang buhay? Ano? Panghabang buhay po? It's a lifelong disease, but we will be able to control the symptoms as long as you get to work hand in hand with your ubigay ni, syempre, no? Tutulungan namin kayo in every step of the way. Because, lifelong, doktora, but not lifetime. Ibig sabihin, pwede rin gumaling, ganun ba? Actually, may mga pag-aaral na pagka ang babaeng may polycystic, umabot na ng 40 o nearing the menopause, medyo mas umaayos na yung pagre-regla nila, no? Pero kung hindi naman din tama, ang kanilang pamumuhay,
Siyempre, nandun pa rin yung risk ng high blood at diabetes. Ay, may ganun. Ako, nakakaloka naman ito. Oo. So, kailangan talaga na ma-address. Oh, doktora, meron akong ano, kailangan natin i-qualify, ano. Kasi, pagka halimbawa na, kasi, although kanina nabanggit ninyo na to be diagnosed or tawag dito, kung dapat may criteria, no? Ayun, may criteria para masabing PCOS ka nga. Kasi merong cyst sa ovary na pwedeng hindi PCOS. Tama po ba? Oo. Yes, that's why pinapagawa natin yung ultrasound. Para i-check talaga na walang ibang problema yung mga ovaries, no? Dahil may mga ibang condition din na maaaring magdulot ng ganitong sintomas. Ayun. At yung mga ibang condition na yun, pag nakikita namin, nagdadagdag kami ng mga blood tests, no? Okay. On the initial assessment nga ng mga patient, tine-check na namin kung mataas ang blood sugar, may problema ba sa thyroid gland, no? O yung dito, kung may goiter, ganyan. Kasi may mga kondisyon din na nagdudulot na hindi magkaregla ng madalas ang mga pasyente. Okay. Tapos bukod dito sa mga sinabi ninyong unang treatment, di ba meron tayong mga pills, kailangan din po bang operahan, tanggalin yung mga cysts na yan sa ubaryo? Hindi naman. No? Hindi naman natin inoopera. Hmm. Although noong unang panahon, ang ginagawa nila is sinusunog nila yung mga cysts kasi may mga pag-aaral na tumataas daw yung chance ang mabuntis o nag-i-increase yung fertility, no? Okay. Pero ngayon, bihirang-bihira nang ginagawa yun, no? Okay. Talagang kino-control natin bawat simptomas, no? Doktora, pwede bang malusaw ng gamot yung cysts? Siguro hindi talaga siya malulusaw, pero kung ano man yung nararamdaman mo, mabibigyan natin ng solusyon. So the cysts will be there forever, but the symptoms can be managed, ganon? Most of the time, yes, because it's an ultrasound finding. Okay. Until such a time na, yun nga, nag-menopause ka na. Ayun, no? Naging atrophic na talaga yung umimpis na, no? Napanat na yung ovaries. Ayan. Doktora, sabi nyo nga po, isa sa mga epekto nito ay ang mahirap na pagbubuntis. Ano po ang porsyento na maaaring magbuntis ang may mga PCOS? At paano naman ang gagawin para sila'y mabuntis nga kung gusto talaga nila magkaroon ng anak? So, for infertility or subfertility, dapat kasi talagang medyo mag-weight loss na, no? Okay. Kahit naman 5% lang ng present body weight ng pasyente, gumaganda na, nagpa-function na agad yung ovaries, no? So, dapat din kasi realistic tayo pag sinasabi natin na gusto natin pumayat kasi kailangan talaga tsatsagain yan, no? Matagal din nating inipon yan, yung weight na yan. Kaya it's gonna take some time to lose it, no? Oh my God. So, huwag tayong maiinip pagka after 4 weeks, hindi pa tayo masyadong pumapayat, no? So, aside from the weight loss, dapat nako-control din yung blood sugar, no? At saka dun sa screening, umayos na. Ah, and then, of course, sticking to that healthy lifestyle. Meron din kaming binibigay ng mga gamot para talagang yung tinatawag natin na ovulation induction agents, no? Para talagang tumaas yung chance na mag-ovulate yung patient. May mga side effects po ba itong mga gamot na ito, doktora? Well, in terms of side effect, depende kung ano yan. But kadalasan din naman yung mga sintomas ng side effect are transient o sandali lang. Kasi sandalian mo lang din namang iniinom yung mga gamot, no? Hindi naman na ano ang mabuhay. Yes, oo, sandali lang. So, most of the hormones naman kasi can cause you a little bloatedness, no? Breast tenderness, no? But they're all transient. And they will go away in just a few days. Okay, very good. Doktora, meron tayong mga questions mula sa ating mga taga-subaybay, ano? Si Tita Lina Ho.
Magandang umaga po, Doc. Dati po, nagka-picos ang daughter ko. Gumaling po naman ngayon. Ngayon ay umuulit na naman. Pero may iniinom na gamot bigay ng doktor. Nasa Israel siya as caregiver. Ask ko lang kung ano ang dapat para hindi na umulit. Pag sinabi ba, Doc, i-qualify lang nga po natin, hindi naman masyado nabanggit. Pagka po ba sinabing nagamot, ibig po bang sabihin nun nawala yung sis o nawala lang yung sintomas? At saka pagka umuulit, ibig sabihin ba yung sintomas bumabalik o bumabalik yung sis? Bumabalik yung sintomas. Hmm. Maaring dahil sa paggagamot niya, nawala yung sintomas. Opo. And then, na-control for some time, di ba? Like, let's say, umabot ng 1 year, 2 years. Opo. Kaso after 3 years, nag-weight gain na naman siguro siya. Maaring ganun, no? Kailangan consistent. Talagang lifetime, okay. Kailangan gagawin mo yung healthy lifestyle, no? Okay. Kasi yung polycystic ovarian morphology na yun, like nung nabanggit natin, pwede siyang natitrigger ng mga environmental disturbances, no? Which is weight gain, psychological stress, no? Very sensitive sila. Mabilis silang nagiging symptomatic basta nagkaroon ng trigger. Kaya dapat tuloy-tuloy yung ano, ang lifestyle change. Lifestyle change, okay. No? Sige. Pag hindi kaya talaga ng lifestyle change, kailangan din tuloy-tuloy na lang natin yung paggagamot dahil talagang may dinudulot na mas maganda yung pag-inom ng gamot kesa pinipilit natin na hindi tayo uminom ng gamot dahil natatakot tayo sa side effect. Okay. Actually, mas marami talagang benefit na umiinom tayo ng gamot kaysa sa hindi. Ayun, okay. And then, kailangan guided by our experts katulad po ninyo. Meron pa pong isa. Hi po, ask ko po sana if kapag may PCOS po ba, hirap na po bang magkaanak? O yun, nasabi na nga ni doktora, oo daw. May dapat po bang inumin na gamot para makabuo ng anak and ang babaeng may PCOS? Oo, nabanggit nga ni doktora na may mga paghahanda. No, doktora, ulitin nga po natin. Opo, para po mabuntis tayo, syempre kailangan ma-assess din yung partner natin kung talagang capable ba yung partner natin na makabuo. At para po sa atin, kailangan po, bago natin i-try na magbuntis, i-try na rin na kontrolin yung blood sugar at medyo bawasan na po yung timbang natin. Pagkatapos po, may papainom na ovulation induction agents. Ayan, ako doktora, alam nyo, bukod sa pagkakaroon ng anak, ano, which of course, some women would really want to do that, want to have that, para pakiramdam kasi nila para makabuo ng pamilya. No? Ang pinaka-natakot ako sa sinabi ninyo na pwedeng magdulot ng cancer ang PCOS pagka hindi na-manage kaagad-agad. How long could that be? Halimbawa, doktor, hindi ko alam, di ako nagpapatingin, may nararamdaman. Alam nyo naman, baliwala lang, natural naman sa akin na hindi nagkakaroon lagi-lagi. Gaano katagal bago ito mas maging delikado para sa katawan ng babae? Most of the time kasi nadadiagnose natin ang cancer if the woman is already in their 40s. Or 50s, no? Or late 40s, nearing 50s. But kung marami talagang ibang problema si patient, like let's say may high blood, may diabetes, no? Sometimes as early as 30 years old, pwedeng magkaroon ng endometrial cancer. So, napaka-importante that we at least try to see our OB-GYN once a year, no? Ayan. OB-GYN once a year. Pagka meron ka ng naramdaman, ulitin nga natin, doktora, yung mga sintomas, mga naramdaman na kailangan, kailan dapat na magpatingin na sa doktor? Pag po tayo ay hindi nagkakaregla ng almost every month, yung tinatawag na menstrual irregularity, nagkakaroon po tayo ng sintomas ng increased male hormones like
Nagkakaroon po tayo ng bigote, balbas, no? Nagiging sobrang balbon o medyo napapanot po, no? Yung po ay signs ng increased male hormones. Mas maganda po, magpatingin na po tayo, no? Yan. At bukod dun sa pagpatingin, kailangan i-maintain natin, doktora, di ba, yung sinabi niyong healthy lifestyle. Kasi alang naman daanin mo lang lahat sa gamot. Pagkatapos, laklak ka rin ng nuknuka ng daming pagkain at saka higa-higa, tulog-tulog lang every day. Yes, we need to be conscious of the calories that we are taking every day. Of course. Nako, sige po. Nako, doktora, marami po kaming na natutunan sa inyo. Maraming salamat po sa panahon, ha? Thank you din po, Miss Connie. Winnie po ako. Ay, sorry. Miss Winnie. Sino pong Connie yun? Sorry, yung sister ko yun. Kailangan na po kayo na sister nyo. O, sige po, doktora. Ay, sorry. Okay lang po. Maraming salamat po.